So vlog, welcome back to another video. So today's isa sa mga parts nitong sasakyan yung ibabalik ko. Napatagal nang pinababalik sa akin yun ni Chip, 2 years ago pa. So ngayon ko lang talaga ibabalik. So ibabalikan ko na or ilalagay ko yung thermostat niya, guys, kasi wala talaga tong thermostat tong kotse na to. Pag gumabi ako sa expressway, laging nakatapat yan sa letter C, no, yung temperature. So una ko lang malakas yun sa gas, kasi iniisip syempre nga ng ECU is naka cold start siya. So last talaga sa gas. And isa yun sa magpapatipid or magpapaganda ng konsumo ng gasolina ko, yung thermostat. So it's an OEM thermostat ng Mitsubishi. So halos 1K ko na bili eh. So ganun. So yun, 2,000 years later. Oh, Babs. Nangyari. So nagpa-arga ako ng 2:30. The arga ni Babs is magkano? 899, no? 900 yun, boss. 900, no. 900. Rental ako lang, cash is 2:30. Pero if ever na ano, sa'yo i-charge yun eh, no? Yeah. So, ang laki nun. Magkano yun? 230, tas 900. 680. Ay, hindi. 670. Ah, 70 pala, 70. 670. So, guys, ayun. Shoutout sa... Dito ko lagi nagpaparge. So, okay, kausapin natin cashier kung papayag sila. Na balik ko mamayang hapon yung ano, kasi sayang naman, mawawalan siya ng sahod. Wala na sa ad na. Ako, puno. Sige. Kausapin natin. So, kausapin ko muna yung cashier. Kung pwede, babalik ko mamayang hapon. Kasi babayay ako ng clerk eh. So, anong pangalan mo, boys? Daniel po. So, charot kay Daniel sa libreng gas. Then, joke lang. 2,000 years later. Boom, mayroon, nakiusap tayo sa gasoline boy, ay, kalaser. So, dun sa cashier at saka dun sa parang manager, branch manager. Kasi guys, ikakaltas sa kanya yun ng yung nilagay niya dun sa tangke, ikakaltas pa sa sahod niya. Eh, kung ako po ay isang mamamayan na walang hiya, no, at hindi nakakaintindit, isasara ko ang aking utak. Kawawa po yung taong yun. Sabihin na natin, pagkakamali niya yon, pero ayun, the next time parang hindi na siya magkamali, no. So ako na yung magbabayad nung kulang. Unfortunately, ang dala ko lang kasi that time is 230 lang talaga. So sinausap ko sila, sir, sabi ko sa kanila is babalik ko yung 670 yata, if I'm not mistaken. 900 kasi guys yung nakabit niya. Ah, nalagay niyang gas. Tapos 230 lang dapat papaarga ko. So hindi niya yata nakash yun. But anyways, meron balance na 670. So kailangan kong ibalik, kasi kung hindi, ika-altas yun sa sahod niya. And hindi naman po malaki ang sahod ng isang nag-gas pump, no, na I think nasa 350, 400 pa, okay eh. So kawawa naman, no. So babalik natin. Ayun, okay naman kala, sir. So all good, all good. Guys, ito nga pala yung thermostat na sinasabi ko, Mitsubishi genuine parts. So kabit natin yan doon mamaya. So ito yung part na kailangan ko para tumipid din sa gas and para mag-normal temp yung ano ko. Hindi siya nasasagad. So ayan. So kakabit ko sa office namin, tapos babayay kami ng clerk kasi kasama ko sila, kuya da. May mga bibili kaming gamit. And ito, tatry kong ikabit na to ngayong maga. So yun, para so ano ba yung advantage at ano disadvantage ng thermostat? So unahin muna natin yung disadvantage. Pag yan na stock up, pwede yan mag-cause ng overheat sa open close. Pag na-stock up siya sa close, pwede yan maka-overheat. Huwag nyo agad pagbintangan yung makina nyo. If may thermostat kayo, yun muna. So
yan, isa yun sa mga disadvantage nitong thermostat. So pag wala din naman thermostat, ngayon nga maganda ng cooling system mo, yun lang pag ano, iniisip kasi ng ECUs na cold start ka. So malakas siya sa gas. So yun yung mga disadvantages pagka yun sa thermostat. Ang pinakamatindi lang naman dyan pag na-stock up siya, can cause overheat. So ayan. And advantage guys, so na-maintain niya yung right temperature para sa makina. Second is makakapagpatipid siya ng gasolina sa sa kotse, kasi ayun nga, na-maintain niya yung normal temperature kahit gabi. Ayan. So 2000 years later. And then yeah, so today is kaabit ko yung thermostat ng Lancer. Babalik ko sa thermostat. So kabit natin ngayon. Umuulan, so ililipat ko dito sa may harapan ng bahay namin. Wala pa naman yung kapatid ko, doon kasi siya nakagara. So ako muna ipupunta doon. So kabit natin. So okay mga paps natin. Umuulan kasi guys. Napaka-bad weather naman. So ganyan muna. So ito yung kakabit natin, yung thermostat nga natin na to, 82 degrees, which is ito yung original 82 degrees. Yung replacement may 76. Ayan sya. And pag kinabit natin to guys, ito may napunod ako kasi di rin naman ako expert, pero etong nasa etong maliit na to, yan yung may ganyan, nakapataas yan, no? Yan dito eh, so nakatapat dito. Yung pagkakaintindi ko dun sa ginagawa nila, no, which is ang daming Lancer na ganun, hindi pwedeng bumaligtad eh, sabi nila nasa taas daw to lagi. Ayan. So yun yung pagkakaintindi ko, which is ayan, 82 degrees. So kasi itong ano ko, kotse ko guys, is na, syempre not recta pan yan, auto pan, basta mag-reach kasi sya dun sa 80, mag-on na yung fan. So eto ang problema ko, ba't ko lalagyan ng ganito pag tumatakbo na po ako sa expressway. Yung temperature nito is tumatapat sa letter C. Dun sa speedometer, yung letter C, nakatapat dun. Which is malakas yun sa gas. Kasi syempre, iniisip nung ECU is naka-cold start siya. So maganda na may ganyan. And isang factor yan kung gusto nyo magpatipid sa gas, sa mga EFI. So isang factor to. So pababain ko lang tong temp kasi ginamit ko kanina. Dapat sa office ko gagawin kasi umalis kami. So pababain ko lang. So marami magsasabi sa inyo, di man to accurate and ano. So wala po akong ano doon kung ano yung paniniwala nyo, but isa to sa mga nagiging device na panukat, ginagamit or pinagkakatiwala akong device, panukat ng temperature, which is ayun nga, tuwing 8 nando siya sa 80, mag-on na yung fan ko. So tama lang, 82 degrees nga talaga. So all good, so good. Okay mga boss, so medyo bumabang konti. So paano ba ito tatanggalin? Ito lang yun, dalawang tornilyo, isa dito tsaka isa doon dito. So okay mga boss, yun yung gagawin natin, ano. And pag natanggal yan, tutulo yung coolant. Okay lang yun, yan yun na. No, so ganun talaga eh, tutulo talaga. Tapos yun, kailangan din natin ng silicone, which is okay mga paps, ito na yung silicone. So ito yung mga kailangan natin, silicone. And then syempre itong thermostat na ilalagay natin. Tapos ngayon, hindi ko napapakita nung paano babaklasin itong tornilyo. So dalawa lang naman yan. Ayan, mababa na yung temperature, kaya na yan. So, yun, yung mga tatapon na coolant, tayaan nyo na. Bili na lang kayo ng iba. So, na coolant. So, yan. Tanggalin ko muna to. Yeah.
All goods pa, all goods naman. Hindi naman ganun kakalawang to. Kasi every 6 months, guys, is inaano ko to eh. Kini-cleaning. Ayan, may konti lang. Ay, ah, hindi pa pala. Doon lang pala yan sa may ano. Okay, hindi pala yan kalawang. So, every 6 months, guys, kahit walang problema, walang namang nangyayari. So, dinidrain ko yan yung buong cooling system, flushing lahat. Linis radiator. Hindi po yung linis radiator na itatanso. Yung basta minimal na linis lang. Nalagyan ng hose dito para tumapon yung mga tubig-tubig. And then, yun. Every 6 months yun, guys. So, tanggalin ko na yun. So, mga boss, tanggalin ko na. Ayan, nasa na. Yun. So, ito. Daan akong thermostat. Malinis naman eh. Malinis naman eh. So, linisin ko lang itong mga konting corrosion na ito bago ko ibalik. Gagamit tayo ng steel brush. So, ayun yung mga steel brush. Ito. Napakamura lang yan, steel brush. So, babrushin lang natin yung mga yan. And, ayan na. Tinanggal ko na, guys, to. Para mapabilis ako. Mayroon palang dukutin sa ilalim. So, ayan. Lalagay natin dyan. O, goods. Okay, mga boss. Nakabit na natin siya. Ayan, so nakataas yung maliit na yon. Ayan. Ngayon, lalagyan naman natin to ng silicone. Tapos nalinis ko na siya. So, yung may mga corrosion dun sa loob. In-steel brush natin. Ayan, steel brush. So, okay na yan. Goods naman eh. So, di naman kailangan sobrang perfectong silver na silver yan. And, based on this, ano, okay pa tong housing, thermostat housing ang tawag. Yung iba kasi, kagat punit na yung mga ganito. So, I think 500 pesos din to. Yung ganito, 600. But, comment down below kung magkano bilhin nyo. So, nakabit na nga. Ayun na siya. So, ayan. Lagyan lang natin to ng silicone. Pabilog. Huwag naman sobrang dami. Konting-konti lang. Using yung ating Mighty Seal. Gusto ko itong itim kasi sobrang lagkit. Sobrang ano siya kasi doon sa gray. But anyways, kung anong trip yung gamitin silicone, sa akin yan lang talaga yung kapid na kapid ko. Yung silicone, no? So, yan. Pioneer Mighty Seal. Kulay itim siya eh. Yan. So, yan. Yan lang natin itong konti. And then, kabit na natin. So, yun. And nga pala, ayun, kung magagamit kayong panlinis, kaganto nilinis ko nga kanina, distilled, no? Ayan, distilled water. Shoutout sa Absolute. Yan lang, wala ako pong nilalagay na tap water dyan. Mineral water. Ayan, coolant lang. Or eto. Ayan, Absolute Wilkins. And, kaya may Wilkins dun eh, distilled din yan. Sa mga, sa kotse namin, isang ganito. Yan, yung 8 liters. So, ito pinalinis ko doon para yung tubig distilled. Hindi yun sa gripo lang. Pero, iba, gasolina yun na, ano. So, choices nyo naman kung ano yung panlinis nyo. And, ayan. Kailangan nyo din ito, mamaya. So, yan. Mga boss, nilagyan ko na ng silicone. So, konti lang to. Manipis na manipis lang. So, napanood ko yan, ginawa ni Sandian. Kuya Ian. Shout out to Kuya Ian. Sa ng Sandian Garage. And kay Kuya Padi. Shout out kay Kuya Padi. So, lagyan ko lang konti para ma-seal pa. Yan. So, hintayin ko lang tong magmato yung konti-konti, ma-rubberize yung pinaka-ano. Yan. So yan, wait na lang ako and then di ko alam ano nangyari dito. Mamaya wait ako na bumukas tong auto fan
no, para makita natin kung nag-work or maayos yung ano, cooling system. So yung kotse ko is wala ng thermostat. Nakuha ko na siya, walang thermostat. Hindi ko alam kung bakit tinanggal yung thermostat. Dito ko malalaman actually kung mag-overheat to o mataas yung temperature niya or mag-i-stay lang siya ng below dun sa kalahati. So dito titingin kung anong mangyayari kung bakit tinanggal yung ano nito, thermostat. And by the way, brand new yung, okay yung bago tong radiator and then bago yung sa thermostat. So may pas konti yung possibility na mag-overheat to. So anyways, doon ko malalaman, no guys. So ayan. Okay, mga 10 minutes lipat. Kaabit ko na, guys. So wait lang, di ko na ulit mabibidyoan. But anyways, ayun lang, dalawang tornilyo lang naman yan. So make sure itong maliit na to is nakaangat, nasa dito sa taas. So, ayan. Okay mga boss. So pinander ko na. And yun yung laman, ayan. Syempre may mga bubbles pa yan, wait nyo mawala. So punoy nyo lang ng punoyin. Ayan o. Mga bubbles pa yan. Wait natin bumukas yung anong tawag dito, fan. Saka natin takpan. Pero it's a good sign na wala rin akong blown gasket. Is ayan, pino lang yung bula na yun, guys. Is may mga konti-konti pa kasi. So ayan ako dyan, wait nyo lang. Diba? Check nyo na din kung may mga leak, which is wala naman. Sobrang tuyo. So wait nyo lang sya magbabubbles. Tapos pag ano, punuin nyo pa rin. So distilled lang, guys. Huwag tap water, huwag tubig gripo, huwag saan galing tubig, huwag reflow na tubig. So hindi yan ano, hindi yan head gasket problem. All good, all good. So wait natin bumukas yung fan. Auto fan sya. Ayan. Okay, lagyan ulit natin. Ah, bigat. Tumilig pa yung mga. So ayan, ano, maraming jogging. Wait nyo lang na mawala yung mga bubbles. And then pag nag-auto fan, guys, doon nyo ilagay yung takip, no, cup. Ito. So, wait nyo mawala, marami pa yan. Ayan, hanggang ma-reach na yung normal temp. Antabayanan nyo. O, so, pwede matagal yan. Nakita niya yan. Mausok na. Mga hangin-hangin pa. Hindi nga ni Kuya, ayan. Medyo umiinit na yung dun sa ano. So yan. Yan natin kung tumataas yung temperature. Cold start, guys. Oh. Cold start. Okay, pa normal temp na siya. Ayan, mababa pa yan. So, 900. Taas ng minor ko, ah. So, ayan. Taas pa siya. So yan, wait ko lang umandar yung pan. Yan muna. And all good. So okay mga paps, umandar na yung pan.
iba na ito yung doon. Hindi ang kong konti. Okay, lagyan na natin yan. And wait natin yung temp. Okay, nilipat ko na. And all good. Check natin yung temperature dun sa gauge. Dito, yung gauge muna dito. Ooh, okay. Bababa pa rin sa normal temp nya. Which is nasa 70 siguro to. Ay, 75. Sa pa 80 na rin guys. Ayan. Ayan natin kung mag-uotopan ulit. So, yung temperature nya is normal. Very normal. Yan. Yan yung normal temp eh. Ganyan lang dapat. So, all goods, all goods. Kinabahan ako dito sa pinagagawa ko. Ayos lahat. Asan ba yung charger dito? Ayan. Tara tayo dito, ang voltmeter. So 13.7. Tinanggal ko na to guys kasi maglalagay na ako ng fog light switch dito. So wala na tong function. Ilalagay ko to sa wave. Pero ayan na, ito para may chargeran din, diyan na siya. So all goods, all goods. Check eh, te-testing ko to bukas, gagamitin ko ulit to papasok para makita yung performance. Mag-aircon nga tayo. Try natin mag-aircon. Okay, gumagana. Malamig din. Malamig aircon ko kasi malamig panahon. Anyways, ayan. Gumagana. Steering assist. Gumagana yung steering assist. Ayan. So na nagda 900 something siya, no? But anyways, oh good. Ayun, i-adjust din yung sa ano, yung sa parang minor nito. Feeling ko dapat i-adjust din kasi medyo mataas to. 800 ang normal eh. 800 ang normal, 900 pag naka AC. So patay natin AC. Ayun no. So yan, adjust natin lang yung sa minor nito.